At tayo po ay magpapasimula na po sa ating meditation Bible study. Yan po yung, by the way, ito po yung training ni Pastor Rodel sa Lipa o sa Lemery kahapon. At ito naman yung sa Lipa under ni Pastor Steve. Ang dami palang kabataan na kapag-attend doon. Ito yung in-announce ko kanina na ipinag-pray ko po ang mga team natin na pupunta sa Mindanao. Salamat sa Panginoon kasi kahit lang church po natin ay maliit lamang, pero nakakasali tayo sa pagsisend ng mga missionaries sa iba't ibang lugar. In fact, nakapagtatayo pa tayo ng mga baby churches. Sa ngayon po, meron tayong dalawang baby churches. Actually, tatlo. Isa sa Alabang, isa sa Altacera, at ang isa po ay sa Barrio Clod ng Tubing, South Cotabato. Okay po, at ngayong gabi ay dadako tayo sa ating meditation, at ang ating pong magiging meditation ay nasa Matthew chapter 6 verses 5 to 13. At ang laman po ng Matthew chapter 6 verses 5 to 13 ay about prayer. Ito po ay napaka-essential sa buhay ng isang mananampalataya. Ito po ay vital sa buhay natin. Hindi pwedeng wala tayo nito. Kaya po, pakinggan nyo po, at ang turo na ito ay inihahandog ko especially po sa ating mga baguhan, dahil gusto po namin na kayo po ay nabibigyan ng mga tamang information regarding sa prayer. By the way, ang prayer po ay ini-emphasize natin ngayong month of May. Tinatawag po natin to na prayer month. At kaya po, napansin nyo po, nagkaroon na tayo ng midweek prayer meeting sa dako ng Lakeview sa ating national headquarters. At ngayon lang talaga na-restore pagkatapos po ng mahaba-habang pandemic. Pero yung online natin, hindi po yan napigilan, at ang ating mga Sunday services, kahit na sangkatutak noon ang mga infections at maraming namamatay. So ngayong gabi, mga kapatid, ay ibabahagi natin sa mga kapatiran ang halaga ng pananalangin. Basahin ko lang po ang ating pong sitas. And when you pray, you shall not be like the hypocrites. Huwag tutulad sa mga mapagkunwari. Why? For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. May reward naman pala, pero galing lang sa tao. But you, referring to the believers or sa mga apostles ni Lord, when you pray, yung word na when ay orasyon, it talks about time. When you pray, go into your room, and when you have, shut your door and pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Sana'y makilala natin ang God of secret places. At yan ay walang iba kundi ang Diyos natin. Verse 7, and when you pray, when na naman, ah, kapag oras na ng prayer, do not use vain repetitions as the heathen do. Yan daw ang ginagawa ng mga pagano. For they think, may mindset pala yung mga pagano, that they will be heard for their many words. So akala nila paramihan ng salita. Therefore, do not be like them. Yan po yung
salita sa atin, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Alam na ng Panginoon. Siya po ay absolute ang kanyang knowledge. Sa theology, tinatawag namin niya na necessary knowledge. Kailangan alam niya yan. Hindi pwedeng hindi niya yan alam. Kasi kung hindi niya yan alam, hindi siya Diyos. Verse 9, in this manner, therefore pray. Ito na po yung Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Okay po, bago ko basahin yung huling statement, gusto kong sabihin na sa NIV version, wala po ito. Itong babasahin ko, sa King James lang natin ito makikita. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ayan po. Yan pong portion na yan ay wala. Ang hawak ko po ngayon ay NIV. At kung titingnan ko po, ay wala po yung statement na for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Kaya nga po, ang NIV ay napag-iisipan ng marami na hindi na ito yung totoong Bible kasi nabawasan na. Kaya, pero ginagamit ko pa rin, pero kung gusto po natin ng mas malalalim talagang pag-aaral, pupunta tayo sa mas malapit sa original, dun po tayo sa King James. Pero maraming strength ang NIV, kaya po ginagamit din natin po ito. Pero yun lang po ang gusto kong ipakita, mga kapatiran. So ngayong gabi, magsisimula po ako sa ating Bible discussion, at ang passage po natin na binasa tonight ay tinatawag nating model prayer. Tinatawag din nila ito na Lord's Prayer or model prayer. Maraming nagtuturo about prayer. Pero bago natin pakinggan ang turo ng iba tungkol sa prayer or biblical prayer, ay balikan na lang natin ang Lord's Prayer na walang iba kundi ang ating Panginoon, ng absolute God natin, ang nagturo at nagsalita nito. Kaya napakagandang ito muna ang pagbataya natin ng model, kung humahanap tayo ng model pagdating sa pananalangin. Mahalaga po ang topic na ito para hindi po tayo matulad sa mga tinatawag na zombie Christians. Yun bang buhay na patay? Di ba ganun ang idea ng zombie? Tingnan niyo po ang Revelation chapter 3 verses 1 and 2. Makikita niyo po dyan ang idea po na parang zombie sila. Sabi ito that to the angel of the church in Sardis, right? These are the words of him who holds the seven spirits. Yang may hawak na yan ng seven spirits, si Jesus Christ po yan. And the seven stars, siya rin po yan. I know your deeds, alam ko ang inyong mga ginagawa. You have a reputation of being alive, but you are dead. So buhay sila, yun ang kanilang reputation sa tao, buhay ang church nila, may siguro laging may tao doon, siguro may mga gawain doon, siguro may mga kantahan doon, pero ang ating Panginoon ang nagbigay ng judgment, hindi ako, na ang church na yan ay zombie, patay na buhay. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ay kailangang ma-resuscitate natin itong mga nasa church na zombie Christians. At para mangyari yon, kailangan natin ng Bible study para makita natin ang ating kalagayan at mabigyan tayo ng instruction from the Bible kung ano ang dapat nating gagawin.
At sa aking palagay ay malaking hataw sa buhay natin itong passage na pag-aaralan natin. Bakit? Ang theme ko ay ganito ang title, Authentic Prayer, Authentic Power. So yung pong mga taga Sardis ay tingin ko dito, wala na silang power dahil wala naman silang authentic na prayer. At baka po may mga nakikinig sa atin na, na gantung-ganto ang kanyang kalagayan. Nasa church siya, ng reputation ng church ay buhay, pero sa mata at timbangan ng Panginoon ay patay po ang church na ito. Ano-ano ang mga dapat makita sa isang authentic na pananalangin? Balik tayo sa prayer ha. Ito yung month of May emphasis natin. Kaya nga sa journal ng CBC nationwide, mababasa nyo sa bawat umaga sa ating mga entry na ang mababasa nyo po is all about prayer. At para hindi naman ako kumokontra doon sa ating passage sa umaga, minabuti ko magturo ngayong gabi ng about prayer para medyo relevant naman ako sa ating journal. Bukas, kung buhay pa tayo, baka babalik naman ako sa 2 Kings. Ang unang-unang makikita natin sa isang authentic na prayer ay meron siyang tamang posture. Kapag pinag-usapan natin ang posture, hindi lagi ito physical standing. Diba tayo, pag ang tao po ay, ang dibdib ay naka-askad, sinasabi natin na macho ang kanyang postura. Yung isa naman, parang pasok na pasok ang dibdib, down na down, nasabihin natin mukhang bigo sa pag-ibig or sawi sa pag-ibig or gutom. Nakatingin tayo sa posture. So ngayong gabi ay pag-usapan po natin yung spiritual posture sa prayer na mahalagang mahalaga sa harapan ng Panginoon. Unang-unang posture na ayaw ni Lord sa oras ng pananalangin ay yung tinatawag na pretension, pagkukunwari. Sa verse 5, and when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets. Alam nyo po, sa Israel, may oras ang prayer time. Alas 9 ng umaga, alas 2 ng hapon. Ang ginagawa ng mga hypocrite, lumalabas sila sa mga kalye ng alas 9. 8:30 pa lang naglalakad na sila para abutan sila ng 9 o'clock kung saan maraming tao at doon sila magpipray. Yun ang gustong-gusto nila para makita daw sila ng mga tao na nagpipray. Pero ang sabi ng Panginoon, ito ay hypocrite na mga tao. Mga pretentious, mapagkunwari. Ito ang unang-unang posture, negative posture na ayaw ng Panginoon. At ang sabi pa ng ating Panginoon, si Lord ang nag-iinterpret ha, for they love to pray standing in the synagogues. Andun yung word na for they love. Mahal pala nila. Gustong-gusto nilang sila tumatayo sa mga sinagoga para mag-pray, para makita, at sa mga corners of the streets. Di ba yung mga corner? Alimbawa, nag-ekes na kalsada. Doon, nandun ang maraming tao. Doon naglilikuan, doon nagkikita-kita. Doon sila nagpipray because they love to be praised by men. So yan ang unang-unang posture na ayaw ng Panginoon. So ngayong gabi, lapat natin sa buhay natin, kung tayo ay magpipray,
alisin natin ang pretension, pagkukunwari, pagmamaskara. Alam nyo, minsan may mga nagpipray, napaka-fluent. Pero, salita lang yun. Hindi yun pasok sa Panginoon. Hindi naman yan fluency of the mouth, but fluency of the heart. Yan ang gusto ng Panginoon. Pangalawang posture, mga kapatid, ito medyo positive, knowledgeable. Dapat meron tayong knowledge of God. At dito po sa verse 6, merong specific na knowledge na dapat nakasalpak sa ating OS, sa ating operating system. Anong klaseng knowledge yon, Pastor Jim? Eto, when you pray, go into your room. And when you have shut, your door and pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in a secret will reward you openly. Mapapansin niyo ang salitang secret. Kapag daw tayo ay nagpe-pray, ang gusto ni Lord, papasok tayo sa ating kwarto para makita tayo ng ating Ama na nasa isang secret place tayo, and the Father who sees you in secret will reward you openly. So in short, gusto ni Lord, nandun tayo sa loob ng kwarto o nagtatago tayo, hindi tayo katulad ng verse 5 na hypocrite. Sila naman, gustong-gusto nila na sila po ay nakikita. Nagpapakita talaga ng kanilang spirituality at religiosity. Pero ang lahat ng iyon ay itinuring ni Lord na walang kabuluhan. Guys, what are we talking about? Prayer. So sa mga naghahanap dyan ng mga teknik o sikreto o paraan ng isang tamang pananalangin, nakakadalawa na tayo ng tamang posture sa prayer. Una, no pretensions. Kasi hubad tayo kay Lord. Pangalawa, dapat meron kang knowledge of God. Ano yung knowledge of God? That God wants you to go inside your room and pray in secret. And your Father who is in secret will bless you openly. Baliktad, ano? Yung ginawa mo sa loob, ibibless ka niya openly and publicly. Baliktad po. Naalaala ko nung araw, mga kapatid, when I was still a student of the Word, nag-aral po ako kay Butch Conde. Sabi niya noon, isang statement ang hindi ko malilimutan. The secret of prayer is praying in secret. Ulitin ko po. The secret of prayer is praying in secret. Alam niyo, mga kapatid, yung secret na yan, huwag na nating gawing sikreto ngayong gabi. Kasi na parang natututo talaga ako sa Word of God kung ano talaga siya sa buhay natin at anong gusto niya talaga. Pansinin niyo po. Pag nagbibigay ka ng kanan, huwag na raw ipakita ng kaliwa. Meaning, sikreto. Hindi po yan literal na kapag ibinigay ng kanan, huwag na ipakita ng kaliwa. Yan po ay parang ano yan, expression or idiomatic expression na ipinapakita lang na dapat sikreto. Laging sikreto. Magtutulong pa sikreto. Huwag nang lagyan ng donated by. Huwag nang lagyan ng pangalan. Talagang you want God's blessing. You want God's recognition. Napakaganda po ng tinutulong ito. In fact, pati sa fasting, ganyan din ang nakasulat. Kapag magpa-fasting ka daw, maglagay ka ng oil sa mukha. Huwag mong ipapakita sa tao na ikaw ay malungkot, ikaw ay gutom na gutom. Lalagyan mo ng oil, parang high-spirited ka, parang puno ka ng ligaya, sigla. Hindi nila alam that you are
in the kingdom of God, that you are in fasting mode, hindi mo ipapahalata. Kaya yung si Lord talaga, He is the God of secret places. Tonight, ini-introduce ko sa inyo our God. You want to be blessed by God? He is a God of secret places and secret doings for the Lord. So nakakadalawa na po ako under sa idea ng posture. Posture ng tamang prayer. Una, no pretension. Pangalawa, dapat knowledgeable tayo. Pangatlo, practitioner. Ang ibig ko lang sabihin dito sa practitioner, we practice what we prayed for. Pinapractice natin yung ating pinanalangin. Tingnan niyo po mga kapatid. Sa verse 7, ang sabi dito, when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. Huwag mo nang ulit-ulitin pa. Ayaw ni Lord ng dasal na paulit-ulit. Yan ang nakasulat ditong maliwanag. Para bang sinasabi mo na, halimbawa, nag-pray ka ng 30 minutes, pero wala kang sinabi kay Lord na paulit-ulit, kundi yung problema mo. Paulit-ulit, na para ka lang, parang, ang tingin ko dyan, hindi yan prayer, nagsusumbong ka. At yan ay ayaw ng ating Panginoon. Hindi yan tama. What if God will answer you verbally at sasabihin niya, alam ko na yan. Diba? God can answer you. God can tell you, God can tell us that He knows it. Bakit mo pa inuulit-ulit? May mga nagpipray pa na, Lord, pag ano, may sakit po ako. Sasabihin niya pa, 40.10 or 37.9. Do we need to inform God that way? Ang sabi ng Biblia, napakaliwanag. Sa verse 7, for they think that they will be heard of for their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows. Yun ang gusto ko makita nyo. For your Father knows the things you have need of before you ask Him. Alam na ng Panginoon. Okay, mga kapatid, i-clarify pa natin, ha? Kapag nagpipray tayo, hindi ko masinasabing wala ka nang sasabihin. Of course, kinakailangan mo pa rin ipakilala kay Lord. Hindi siya sinasabing hindi niya kilala o hindi niya alam. Pero you have to state what you need for you to be specific. Pero ang point ko lang, the moment you said it, na nanggaling sa puso mo, na sinasabi mo kay Lord yung need mo, huwag mo nang ulit-ulitin pa. Kasi natutulig na yung tenga ng Panginoon. Ano po yan, spiritual word po yung sinabi kong tenga, kasi God has no ears. Hindi po siya katulad natin. Siya po yung espirito. Pero ang punto ko, mga kapatid, baka nauubos na ang prayer natin sa puro pagsusumbong ng paulit-ulit ng mga problema natin, ng mga maliliit, mga temporaring mga problema. Okay, ano kaya ang gawin natin? Kagaya ng ginawa ko nung Wednesday, doon po sa prayer meeting namin. Kasi ganito po yun. Na kami po'y nagpipray ng isang medyo malaking halaga para mabayaran po namin yung lote namin. Actually, we need 7 million. Pero nung Wednesday, sabi ko sa kanila, wag na nating ulit-ulitin yan. Alam na ni Lord yan. One statement is enough. Okay, alam na ni Lord yan. Ano kaya gawin natin? Yung 75% ng ating prayer time, ilagay natin sa pagpapasalamat. Baligtarin natin. Instead of telling God, informing God what we need, let's pray God. Because according to this, sabi dyan, for your Father knows the things you have need of before. Bago mo pa sabihin. Hindi kaya mali talaga ang prayer concept natin. Baka bitin ng ating knowledge.
Kaya importante ang ating nightly preaching because through the preaching, na-educate tayo. Alam nyo, maraming Christians, mga kapatid, parang tingin ko dapat balik sa grade 1 o balik sa home church o balik sa mga ganitong pag-aaral kasi marami tayong na-missed out. Alam nyo po, yung sasakyan ko po na MUX, nire-recall ng Isuzu. At nagtanong na po ako sa Isuzu kung bakit. At ang sabi nila, doon daw po sa may crankcase, may isang section doon na kulang ng tihit. Kasi alam nyo naman, ang makina, ginagawa po yan, mga kapatid, ng robot. I mean, yan po ay assembly na, ano na po yan eh, machine ang gumagawa dyan. May ikot yan na required. Halimbawa, ang ikot ng tornilyo ng higpit ay dapat aabot ng 20. Pero ang naikot lang ng makina nila ay 17. So kinakailangan ibalik yung sasakyan namin sa kasa para ikutin manually at makakomply sa 17 na, sa 20 na ikot. Mga kapatid, the same ang principle. Baka kulang ho tayo ng ikot. Kulang yung ating learning. Dapat tayong ma-recall para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Guys, be a practitioner. Okay, halimbawa, nung isang araw, meron po kaming konting problema dito sa bahay. Yung pamangkin ko po, dinala namin ng hospital. Alam nyo, habang kami papunta ng hospital, mga kapatid, so honestly, hindi ho ako masyadong nag-pray. Bakit? Iniisip ko tong talata na to eh. God knows the things you have need of before you ask Him. Pero sinabi ko rin, pero yung most of the time, ginamit ko sa pagpupuri. Umawit ako ng For You Alone. Yun ang kinakanta ko while driving to the hospital. Iba yung may alam. Alam nyo, kapag ikaw ay hindi talaga malalim, meron kang low view of God, talagang matutulig ka sa mga sitwasyon. Lord, ito po, Lord, ang dami kong problema. What if God of the universe will tell you, I know what's going on, I'm not stupid? So mga kapatid, nung oras na yun, ini-apply ko ang aking alam sa Biblia. Nagpasalamat ako kay Lord. Nagpuri ako kay Lord. Nagpupuri ako kay Lord. Mga kapatid, paano kaya kung meron kayong anak, wala nang ginawa kundi sa bawat paglapit, nakaganyan ang kamay sa inyo. Lagi siyang nanghihingi. Mami, pengi akong ganito, umaga, humingi, tanghali, humingi, hapon, humingi, kinabukasan, basta't araw-araw na lang. Ano kaya mga anak, medyo baligtarin nyo naman. Bago humingi o iwasan ng paghingi, dagdagan ng appreciation. Dagdagan ng praises. Ang appreciation. Ang respect. Kasi minsan, ang mga nanay o tatay din, nabibigyan na tayo ng brand na mukhang lumalapit ka lang sa akin kasi kailangan mo, may kailangan ka sa akin. What if kung wala ka ng kailangan, hindi ka na ba lalapit sa akin? I'm sure hindi ka nalalapit. So same principle with God. So sa bawat pagdadasal po natin, dapat meron tayong ganitong concept. Mga kapatid, pinapractice natin during prayer ang ating nalalaman na ang Diyos ay alam niya ang lahat ng mga bagay. Mga kapatid. Okay, lalo niyong maiintindihan yan sa second portion ng aking discussion. Okay, let's go to the Roman numeral 2, which is there must be a pure component. Ano pinag-uusapan natin? Authentic prayer. Authentic power. At ang tanong natin, ano ba ang authentic prayer? Okay. Ang una kong sagot, merong tamang posture. And I gave you 3. No pretension, knowledgeable, and practitioner. Pangalawang katangian ng isang authentic prayer, merong pure component. Ito na po yung pure component. Number 1, verse 9. The focus is on God.
not on your needs. Ang galing, ano? Guys, ang sabi ng Biblia, eto kayo dapat mag-pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Aming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin. Mga kapatid, ang unang component, rekado ng isang authentic na prayer ay ang prayer na nakafocus sa Diyos. Maniwala kayo, maraming Kristiyano pag lumapit sa Diyos, ang kanyang focus hindi ang Diyos, kundi kung ano ang kanyang maisusumbong sa Diyos at kung ano ang kanyang kailangan sa Diyos, kung ano ang kanyang mga gigantic and huge needs of his life. Kaya nga lumalabas, pag ang tao ay pag lumalapit lang sa Diyos, not primarily for God and God alone, dahil meron siyang pangangailangan, mababaw. Para sa akin, walang saysay ang ganyang prayer. Kasi hindi natin narating ang pamantayan ng Panginoon. Alam nyo naman si Lord, hindi po yan basta-basta. Kung yung sasakyan ko ay kulang ng 3 pihit at nire-recall, tayo kaya ilang pihit ang kulang sa atin? Dapat tayong i-recall. Hindi tayo safe sa kalye. Guys, pag nag-pray tayo, huwag po yung hingi ng hingi. Ang focus ng prayer natin ay si Lord, hindi yung ating mga needs. Alam nyo po, yung lahat ng needs natin, whatever it is, iisa po ang kategorya niyan para sa akin. Lahat ng yan ay temporary. Pera, temporary. May sakit ka, temporary. Kasi pag namatay ka, you will go to heaven. Edi, temporary yan. Alimbawa, wala kang bahay, temporary pa rin yan. May inuutang ka, 10 taon na hindi pa rin dumarating, temporary pa rin yan. Because the moment you die, lahat ng yan mawawala na ng silbi. Guys, bakit tayo sa temporary nakafocus, even in our prayer? Kaya minsan, I believe, hindi enjoyable kay Lord ang iyong prayer. Kasi hindi ka naman nakafocus sa Kanya. Nakafocus ka sa sangkatutak at sangkaterba mong pangangailangan. Matutuwa ba ang Diyos niyan sa atin? Parang naiisip ko lang, mga kapatid, kapag alam mo na alam ng Diyos ang lahat ng kailangan mo, pwede mo nang isipin sa isip mo na, I will not tell God everything. Because in the first place, God knows everything. Ano ba talaga yung gusto ni Lord sa akin? Saan ba si Lord dead na dead? Alam niyo kung saan siya dead na dead? I will tell you. Ngayon, kung saan si Lord dead na dead? Gusto niyo malaman? Kung ano talaga yung kinagigiliwan ng Diyos sa atin? Worship. Pagsamba. We were created to worship God. Tingnan niyo po, bakit ko nasabi niya ng pinakamahalaga. Someday, mga kapatid, prayer will stop, but not worship. Lahat ng ating mga kahirapan magtatapos, lahat ng na mga services natin sa church matatapos, paglilinis ng simbahan matatapos, pagba-Bible study matatapos, pagmi-mission matatapos, yung pagbibigay natin sa ng pera sa church matatapos, lahat yan matatapos. When we go to heaven, guys, iisa na ang matitirang gawain, and that is worship. Kaya kasi sabi ko, dyan kayo magpakatino. Kaya pagising sa umaga, worship the Lord. Patugtog agad ng Christian song, sabayan ang kanta. Pag nasa jeep, nasa tricycle, worship the Lord. Tapos whatever you do, naguhugas ka ng pinggan as a sign of worship. Naglalakad ka, naglilis ka ng bakudan mo, do it under the guise of worship, under the canopy of worship. Everything must be an expression of worship. Kaya nga mga kapatid, sa ating prayer, ang unang-unang component ay focus. Focus on God. Number 2, focus on worship. Verse 9, hallowed be your name. Sambahin ang pangalan mo, hindi ang larawan mo. Sambahin ang pangalan mo. Worship God.
Tingnan nyo po dito sa dalawang pure component. Wala pa dito yung portion na humihingi ka sa Diyos. Maraming mananampalataya paglapit sa Diyos, wala nang ibang ginawa kundi humingi ng humingi. Lord, may hika po ako. Kung sabihin ng Panginoon, alam ko, Panginoon, meron po akong brain tumor. Alam ko. Okay? Ganto kaya isipin nyo. What if you will constantly worship God kahit may tumor ka? Ano kaya ang mararamdaman ng Diyos sa'yo? Magagalit ba si Lord sa'yo? O matutuwa si Lord sa'yo? Halimbawa, tell me, meron kang napakabigat na problema, pero punong-puno ka ng pagsamba at pag-recognize at pagkilala at pagdakila, halos nalilimutan mo na ang mga temporary mo na sitwasyon dahil sa iyong eternal God na huhumaling ka sa Diyos. Pag-aralan niyo ang Diyos kung sino siya. Pag-aralan niyo ang kanyang ginawa, ang universe, ang sangkalangitan. Pag-aralan niyo, kayo po ay mamamangha. Isa lang mga kapatid, solar system. Ang alam ng marami, ang ating araw ay nakatingga sa gitna at ang mga planets ay umiikot. Umiikot sa sun na naka-parking sa isang lugar. Hindi po 'yan ang totoong sitwasyon. Ang sun pala natin ay naglalakbay ng mabilis na mabilis. At sa kanyang paglalakbay, merong ring na umiikot sa kanya na parang ring, ito po yung mga planets natin. Pag inisip mo yan, ikukumpara mo yung sitwasyon mo sa ginagawa ng Diyos sa sangkalangitan, baka malimutan mo na yung sakit mo dahil sa pagkagiliw mo na isipin kung sino si Lord. Yung halos nawala ka na. Kasi masyado tayong makasarili ko minsan. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga kapatid. Napakabait ng Panginoon. Kung makakomply lang tayo, tama yung posture, walang pretentious heart. May practitioner heart tayo. Meron tayong knowledgeable heart. Tapos yung component natin, nakafocus sa ang prayer sa Diyos. Meron tayong worship. Tapos verse 10, meron tayong submissive heart. Ano sabi ng verse 10? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung meron tayo ng pagpapasakop sa will of God, sa kapasyahan ng Diyos, sa langit at sa lupa at sa langit, kapag pagpapasakop, Lord, not my will, but your will be done. The last, or the next is, the focus is on supplication. Sa verse 11 to 13, ay nag-focus naman ng prayer sa supplication. Hindi na wala yung supplication, yung paghingi. Pero gusto kong ipakita at ipinpoint, hindi nauna yung paghingi. Nauna yung focus, nauna yung worship, nauna yung submissive heart, tapos nang ready na lahat ng ito, saka siya naghingi kay Lord. Ano kanyang hiningi? Number one, daily bread. Number two, daily forgiveness. Number three, daily protection. Tingnan niyo po yan, mga kapatid. Daily bread, pagkain. Itong pagkain ito, pwedeng dalawa po ito, spiritual at physical. Spiritual, may journal tayo sa umaga, may OPM tayo sa gabi. Okay, daily bread, pagkain, physical. God will bless us, material food. Number two, daily forgiveness. Sabi niya mga kapatid sa verse na to, forgive us our debts as we forgive our debtors. Meron doon mga kapatid na merong requirement. God will forgive you if you're willing to forgive also your debtors. At yung protection. Hindi niya ipinanalangin dito na tayo tinuruan na manalangin kayo na huwag kayo mahulog sa tulay, huwag kayo mahulog sa pader, huwag kayo mahulog sa bubong, huwag kayo mahulog sa bundok. Sabi niya, ang ipanalangin niyo huwag kayo mahulog sa tukso. Matindi po yan. The last but not the least, the focus is on giving God all the glory and all the honor.
Kaya mapapansin niyo po itong component ng ating prayer. Yung una, ang focus ay si Lord. Yung pangalawa, pagsamba. Pangatlo, submissiveness. Yung pinakadulo, giving all the glory and all the honor to God. Worship pa din. Pagbibigay kay Lord ng lahat ng papuri. Mga kapatid, parang ang idea, pag nagbigay ka na ng pagpupuri sa Lord sa dulo, parang ang assumption ko, ibinigay na ni Lord ang iyong mga ipinagdasal. Tapos, huwag nang magduda. Lagi kayong maniwala sa inyong prayer, sa dignity ng inyong prayer. Huwag na laging i-remind si Lord. Halimbawa, nag-pray tayo ng 7 million. Huwag na laging i-remind. Mag-thanksgiving na po tayo. And by doing that, we are exercising faith. That is awesome, mga kapatid. Ito po ang ating pong pinag-aralan ngayong gabi. Napaka-powerful nitong message na ito na minabuti ko na ituro online kasi ito yung preaching ko kahapon sa local church. Pero sa dami ng mga testimonies, naisip ko na dalhin to sa atin nationally and globally. At mapa-register, maging ma-record sa aking YouTube channel at nang mai-recommend ninyo, maipasa, mai-share. Dahil mahalaga to, mga kapatid. Tonight, china-challenge ko yung mga Christians na tinatawag nating zombie Christians. Walking dead. Nasa church nga, pero buhay na patay. At ang zombie ay meron pong katawan, pero naaagnas. At itong mga zombie na to, walang ginawa kundi magbigay ng takot at infections. Guys, this is about time to wake up. Tayo po ay mabuhay muli sa tulong ng Holy Spirit. Guys, ang pinag-usapan natin ay authentic prayer. Dahil ang authentic prayer, matik yan. Meron niyang authentic power. Now, masasabi niyo na, why many Christians have no power? At kung may power man, hindi authentic. Kung may power man, temporal lang. Bakit? Ang aking naiisip, may problema siya sa kanyang prayer. Nagpipray naman siya, baka hindi authentic. Alam niyo mga kapatid, yung mga Japanese, pag kumain ng ramen, kahit nakapikit, alam nila kung ang ramen ay ginawa ng Japanese, kung ito'y authentic. Ganun din sa prayer. Alam ni Lord, pag kanyang tinikman ang prayer natin kung ito'y authentic, nilalasahan kaya ng Lord dyan. Tingnan niyo po, may mga taong masyadong particular sa branded ng sapatos. Maraming mga criteria sa tinitignan para masabi ng sapatos ay original, authentic na Adidas, Nike, Lacoste. Alam niya ang mga palatandaan ng authentic na mga bagay. Marami ng fake ngayon, mga kapatid. Hindi po exempted ang simbahan. Kaya maganda na lagi nating nahihimay ang Bible against what we have. Tama ba ginagawa ko? Tama ba yung modeling ko? Tama ba yung tinitingnan ko model? Tama ba yung prayer ko? Bakit ko pinagdidiinan to? Authentic prayer means authentic power. Huwag tayong tumulad sa mga zombie Christians. Alam nyo mga kapatid, ang ibig sabihin ng zombie, sabi nito, the first sign that you may have the mental state of a zombie Christian is you have low energy for the things of God, especially in prayer. Low energy. High energy ka sa ibang bagay. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, low energy, low motivation, buhay na patay. Buhay nga, nasa church naman siya. Buhay, pero patay ang paglilingkod. This appears in the form of our boredom in prayer. Pagdating sa prayer, may boredom.
no real fire or excitement for what God can do while we pray. He is also a person who enters the church, but the church does not enter them. Yan ang zombie Christian. That is sad. That is sad. Baka yung mga zombie na yan, nakasama natin, buhay na patay. Ang problema ko dyan, baka nga hindi yan totoong Christian. Remember ang turo ko lately? May mga taong nasa simbahan, pero wala sa kingdom of God. Kaya mahalagang nasa kingdom of God muna tayo. Ang kingdom of God, absolute yan. Ang salvation sa loob ng simbahan, hindi lahat ay maliligtas. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito sa mensahe na ipinadama niyo sa amin. Salamat po sa exposition ng Word of God. Thank you, Holy Spirit, sa pagtuturo niyo sa amin. Me included, you taught me what to do, what to say. Anong dapat naming gawin pare-pareho? Ikaw po ang aming banal na guro ngayong gabi. Salamat sa inyong puso. Salamat sa mga ipinakita niyo sa amin. Salamat sa inyong mga damdamin. Nagsiselos ka. Pinaparamdam niyo sa amin ang inyong mga disappointments pagdating sa aming prayer life. Hindi authentic. Kaya hindi kami nakakaranas ng authentic at permanent power from the Holy Spirit. Salamat po ngayong gabi that you rectified our hearts, our mindset, Lord God. Salamat po. Patawad po, mga kapatid, sumaatin ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Salamat sa ating Panginoon. Okay po, bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kapatid, tayo muna ay gusto ko lang batiin po yung ilan pa pong humabol. Kung meron mang humabol. Okay po, si Ben Saragena ay humabol. Salamat kay Ben. Yan po ay nasa Facebook Live. Si Linda Lumabaw humabol din po. Si Ben Saragena nagpadala po ng 100 stars. Salamat kapatid. Salamat na Ben. Okay, si Jul Funye, ang aming deacon, nagpadala rin ng 50 stars. Salamat po. Betman Ligues, magandang gabi. Nicelia, magandang gabi po. Almera, nagpadala ng 50 stars. Mardi, good evening po, Pastor. Good evening din sa iyo, kapatid. Joe Kaligdan, Chris Tagle, magandang gabi. Sonia Verbo ng Negros, magandang gabi. Ruel Casalme, magandang gabi. Okay yan, okay. Ruth Mariel David Vergara. Kamusta ka na, Ruth? It's been a while, Ruth. Hindi kita nabasa. Sister Fatima Dodong Labrador ng CBC Alabang. Magandang gabi. Rose Ann Lopez. Magandang gabi po. Ayan, okay. Nabasa ko na sila lahat. Ngayon po, dito naman sa ating YouTube Live, ay marami pa kang humabol. Okay po. Ayan. Si Lester humabol ng CBC Las Piñas, Carmela Campos, Jul Constantino, Elder George Malate, Joa Zunga, Jane Barriata, Glenda Kitalik, Jen Bautista, Nanay Mercy, magandang gabi po. Mark Lester Panganiban. Si Glenda nagpadala ng 137.50 pesos as a love gift. Salamat po sa inyong love gift. Jilin Di Guzman, Giselle, Mary Ann, Irene Paulino, Linda Sanuan, Daisy Bertolano, ayan po, Nanay Lina Biharin, Christine L. Joy, magandang gabi, Gloria Binluan, Teddy Dison, Lucia Dison, Epoy Dison, Jocelyn Aquino, Lisa Izquierdo, Sister Rosalie Perez, Elder Ray, Renato Panulino, Ito ba ay si Boggs? Okay, paki-clarify naman, ikaw ba si Boggs Panulino? Okay, magandang gabi sa iyo. Bumabati siya sa atin. Baby Marites,
Pastora Emily Formilda, magandang gabi po. Renato Panulino, sabi niya, amen, amen. Elder Aweng, nag-amen si Lisa Izquierdo. Rebecca Lee, magandang gabi kapatid. John David, Enrico Izquierdo, magandang gabi. Wana, basa ko si Brother Rico, ha? Si Elder Rico. Pastora Phoebe, magandang gabi po. Ray Pares, Artem Dukuyanan. Are you still good, Artem? Okay, okay ka lang ba? Okay ka ba dyan, kapatid? Mary Joy, Michelle, ayan. The rest are good. Nabasa ko na po yung mga bumabati pa dito lahat. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. It's 9:05 in the evening. Makakahapunan na si Pastor Jim. At ngayong araw to, medyo pagod po tayo dahil dinala po natin si Sister Leia. Nagpa-check up po kami. Pero nairaos pa rin natin ang ating OPM. So hapunan na po tayo. Gawa po kayo ng reflection. Iba ang nakikinig tapos gumagawa pa. Mas marami po tayong nai-imbibe na mga katotohanan ng Panginoon. That's part of our learning, part of our meditation, yung ating paggawa ng reflection. Kahit maiigsi, basta yun ang natutunan mo, no problem. Padala nyo yan kay Pastor Jim, padala nyo sa inyong mga pastor, at tiyak po yan, matutuwa sila. Amen po. Huwag kalilimutan, 2 hanggang 3 tao ang namamatay kada segundo. Maranatha and Shalom.